Ito ang kasaysayan ng DJ na mahilig sa 16 years old. Totoo ba na hindi siya nagbibigay ng sustento sa kanyang anak? Sino-sino ang mga babae na nakarelasyon niya? Totoo bang sinisiraan niya ang mga ito kapag sila ay naghihiwalay? Kilalanin natin si DJ Mo. Tara, alamin natin sa history. Ang aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. DJ Mo Twister o Mohan Gumatay sa totoong buhay ay isang Filipino-American na ipinanganak noong ikalibang siyam ng Oktubre 1977 sa Queens, New York City sa Estados Unidos. Minsan na siyang lumabas sa mga pelikula at telebisyon bilang supporting roles, pero mas kilala siya sa pagiging host at radio DJ, lalo na sa podcast niyang Good Times with Mo, kung saan may nakakasama siyang ibang mga co-host at ini-interview nila ang iba't ibang guest kabilang na ang mga sikat na personalidad at artista gaya ng mga sexy actress na sina Keanu Reeves at Rosanna Roses. Tila isang usapan ng magbabarkada sa personal nilang mga buhay at kontrobersiya ang daloy ng pag-i-interview na talaga namang nakukuha ang atensyon ng mga manonood nito. Bukod sa mga kontrobersyal na personalidad na ini-interview ni Mo Twister, ay siya rin mismo ay minsan na naging sentro ng kontrobersiya, lalo na sa buhay pag-ibig niya. Narito ang mga babaeng nagpatibok ng puso ni Mo Twister. Number 1. Janet McBride. Si Janet McBride ay ipinanganak sa Queensland, Australia. Ang kanyang ina ay isang Filipina at ang kanyang ama naman ay isang half Scottish, half Irish. Kabilang si Janet sa Star Circle Batch 8 ng ABS-CBN. Ang kanyang breakthrough performance kung saan nakilala siya ay ang pelikulang Tanging Yaman noong taong 2000, kung saan sa sumunod na taon ay nanalo siya ng New Movie Actress of the Year Award mula sa PMPC Star Awards. Humigit kumulang 8 taon ang itinagal ng on and off relationship ni DJ Mo at Janet. 16 years old lamang si Janet nang makilala niya si Mo na noon ay 22 years old na. Nasa bahagi ito ng taong 1999 nang magkaroon sila ng relasyon. Sa mga panahong ito ay pabalik-balik lamang ng bansa ang kanyang ina dahil mayroon itong trabaho sa Brisbane sa Australia. Tanging driver, katulong at aso lamang ang kasama ni Janet sa bahay. Sa maagang bahagi ng 2001 ay iniwan ni Janet ang kanyang papausbong pa lamang na showbiz career para sa pagmamahalan nila ni DJ Mo. Pareho silang nasa peak ng kanilang mga career nang magdesisyon silang umalis ng bansa patungo sa Amerika at doon magsama. Hindi maiwasan na makaramdam ng pagkawala at awa sa sarili si Janet dahil sa malaking pagbabago sa buhay at mga oportunidad na lumipas nang bigla silang lumipat ng ibang bansa upang magsama. Sabi niya sa isang interview, "I was young, rebellious, and didn't have any guidance. It led me to make an immature decision to quit showbiz and move to America. I struggled for 4 years. Dagdag niya pa. My first job after showbiz was working at a restaurant. I felt lost and sorry for myself, finding it hard to adjust to normal life and missing potential opportunities." Pinasok ni Janet ang iba't ibang trabaho upang matustusan ang pamumuhay nila sa ibang bansa. Unang naging trabaho niya ay ang pagiging waitress sa isang restaurant, bago naging call center agent, photographer, at customer care service sa isang mall. Si Mo naman ay nagtrabaho bilang 911 operator. Nagkaroon naman ng issue na buntis si Janet kaya sila ng ibang bansa. Isang bagay na pinabulaanan niya. Pebrero 2005, bumalik ng Pilipinas si Mo at muling naging host sa telebisyon at radyo. Sa sumunod na taon, ay nagbalik Pilipinas din si Janet at napasama sa soap opera ng GMA7, Makita Ka Lang Muli. Taong 2007, sa magkahiwalay na interview ay inamin ng dalawa na hiwalay na sila. Ayon kay Janet, noong umuwi si Mo ng 2005 ay ang unang hiwalayan nila. 6 na buwan silang naghiwalay bago nagkasundong subukan muli ang kanilang pagmamahalan. Ngunit, marami nang nagbago at hindi na nila ito maibalik sa dati. Anya, "Now that I'm 23, I think a lot has changed. Nagmature ako, I changed a bit. Even him as a person too. Maraming nagbabago. I think a little bit will have to do with
outgrowing each other. It's hard to go back to where it was after breaking up twice. Ayon naman sa interview kay Mo, ginawa daw nila ang best nila ngunit nanatili naman silang close sa isa't isa. Anya, she's a wonderful person. One day, she'll be a great girlfriend and great wife to somebody else. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, ay nanatiling magkaibigan ang dalawa. Hindi daw nagkaroon ng sigawan o palitan ng masasakit na salita sa pagitan nila. Nakatulong din marahil na naging magkaibigan muna sila bago nagkaroon ng relasyon. Sa kabila ng pagsubok ay nakapagtapos ng high school si Janet sa US at matapos sa showbiz ay nakapagtapos naman ng degree sa Human Services Australia. Ikinasal si Janet noong Setyembre 2013 kay Benz Omaga na nakilala niya sa isang church retreat noong 2011. Number 2, Saira Bunny Velasco Prihibas Shahani o Bunny Paras. Si Bunny ay ang nakababatang kapatid ng artista na si Charmaine Arnaiz. Sila ay half Indian mula sa kanilang father's side. Dati ding artista si Bunny Paras. Kabilang siya sa That's Entertainment at ilang mga pelikula. Taong 1998 na magkaroon sila ng relasyon ni Mo Twister. Si Charmaine ang naging daan upang magkakilala si Mo at Bunny. Ayon sa kwento ni Charmaine ay talagang masaya sila dati. Best friend niya si Donita Rose at best friend naman ni Donita si Mo na naging daan upang magkakilala sila. Ang pagmamahalan ni Mo at Bunny ay nagbunga ng isang anak na babae, si Moira. Noong una daw ay masaya naman ang naging relasyon nila. Madalas silang umattend ng party dahil parte ito ng pagiging DJ ni Mo na maraming events na pinupuntahan. Hanggang sa naging magulo na ang kanilang relasyon na nauwi sa hiwalayan at simula ng madalas nilang bangayan na ang karaniwang dahilan ay ang co-parenting agreement nila bago sila tuluyang naghiwalay. Saad ni Bunny sa isang interview, "Siyempre, kapapanganak mo lang, yung hormones mo, inis mo, galit ka pa, immature ka pa." Matapos manganak ay nagpatuloy ng pag-aaral ng kolehiyo si Bunny. Humina na rin at naging limitado na ang mga roles niya sa showbiz. Tanging guestings na lamang ang nakukuha niya, kaya naman, nang makapagtapos siya ng kolehiyo ay kumuha siya ng regular na trabaho sa front desk ng Galleria Suites bago naisipang umalis ng bansa upang mabigyan ng mas maayos na buhay ang anak bilang solo parent. Taong 2001, lumipad papuntang Los Angeles, California si Bunny. Iniwan muna niya si Moira sa kanyang ate Charmaine habang inaasikaso ang pag-settle in sa ibang bansa. Minsan pa ngang kumalat ang chismis na si Moira ay anak ni Charmaine sa isang lalaking nalilink sa kanya. Matapos ang ilang buwan ay nakuha din naman ni Bunny si Moira. Noong una ay nahirapan pa daw si Bunny sa bagong buhay sa ibang bansa. Parati daw siyang naiyak, naho-homesick siya at namimiss si Moira, ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Ngunit, nagpakatatag siya dahil alam niyang hindi niya mabibigyan ng magandang kinabukasan ng anak sa kakarampot na sweldo sa Pilipinas, lalo na at mayroon itong rare neurodegenerative condition at sumasailalim sa therapy. Na-misdiagnose si Moira noong 7 taong gulang lamang siya ng Miller-Fisher syndrome, isang rare neurological condition na nagdudulot ng mild to moderate muscle weakness. 8 taon na si Moira nang magkaroon ng nobyo si Bunny sa pagkataon ni Thomas o Tom Greenway. Nakalaunan ay pinakasalan ni Bunny noong 23 ng Oktubre 2009. Sa panahong ito ay formal na ding inadopt ni Tom si Moira. Kinakailangan na maging legal na anak ni Tom si Moira upang makuha ang mga medical benefits. Sa panahong ito, malaki na daw ang naging papel ni Tom sa paghahanap ng espesyalista na nagsagawa ng genetic testing upang matukoy kung ano talaga ang mayroon si Moira. Dito nila nalaman na ang kondisyon ni Moira ay tinatawag na Friedreich's ataxia o Friedreich's ataxia, na pareho silang carrier ni Mo. Ang Friedreich's ataxia ay isang rare degenerative disease na wala pang gamot sa ngayon. Nagsisimulang makita ang mga sintomas nito kadalasan sa edad na 5 taong gulang. Magkakaroon ng problema sa paglalakad, madaling pagkapagod, problema sa pagsasalita at pandama, at habang tumatagal ay lalala lamang ito. Ayon sa interview ni OG Diaz kay Bunny noong Hunyo 2022, masama daw ang loob niya kay Mo dahil bilang lamang ang effort nito sa pagiging ama sa kanilang anak. Aniya ay 3 years old lamang si Moira nang talikuran sila ni Mo. Noong umpisa ay maraming beses daw siyang humingi ng suporta kay Mo, ngunit dinedma o ghosting lamang daw siya nito.
Ang ina naman daw ni Mo at kapatid ay mabait sa kanya at nagpapakita ng pagmamahal kay Moira. Madalas daw mag-abot ng $100 to $200 ang ina ni Mo tuwing may okasyon. Ngunit ang iginigiit ni Bunny ay ang oras na sana ilaan ni Mo sa kanilang anak. Pagdating ni Moira ng 17 years old ay tuluyan ang nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti at hindi na nakalakad. Pero sa kabila nito ay nakapagtapos siya ng 4-year course ng Bachelor of Science in Hospitality Management sa California State Polytechnic University, Pomona, noong Disyembre 2021. At nagtatrabaho bilang front desk officer sa Disney World, Florida. Nanirahan siya sa isang handicap housing doon kung saan nagkaroon siya ng sense of independence. Habang sina Bunny, Tom at tatlo pa niyang kapatid ay nasa Los Angeles. Taong 2008 pa lamang ay pinabulaanan na ni Mo ang paratang ni Bunny. Aniya, syempre si Moira, nasa state siya. So in the end, you will always get that public opinion na hindi ko ginagawa yung mga responsibilities ko as a dad. Limitado lamang daw ang magagawa niya. Dahil bukod sa nasa Pilipinas siya, ay napakaraming daw rules and restrictions ni Bunny at ng pamilya nito. Hindi daw maaaring mag-overnight si Moira. Maaari lamang daw siyang kunin mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Kapag humatching o umubo si Moira, ay bawal na ang bumalik si Mo ng 4 hanggang 5 araw. Tuwing darating daw ng Pilipinas si Bunny, ay lagi na lamang hindi daw madaling makipagkita sa kanyang anak kaysa sa ipinalalabas sa telebisyon. Sinabi pa niyang tuwing uuwi si Bunny, ay magpapa-interview ito at ang kakabit ay intriga laban sa kanya. Aniya, for some reason, she needs to find a chance or an opportunity every time she's doing something like this. She invites like TV crews to my daughter's birthday party like a month and 3 weeks away and it's like, what's more fun really for you? Is it raising a child or raising it publicly? I have no problem naman with my personal life being in public because it's part of my job. Okay lang yan, no problem. I don't want to talk about my daughter in any aspect all the time kasi it's hard for her. Sinabi naman ni Mo na ang bagong partner ni Bunny na si Tom ay mabait at nagagawa daw nito ang mga dad duties kay Moira na ipinagpapasalamat niya. Aniya, so I have no problems with him. He's a wonderful and very nice person. I adore him. The only reason why, hindi naman ako galit. The only reason na minsan naiinis ako is just after all these years, I just wish that Bunny will not ruin the building of our friendship by always going out on TV and saying very vague things like, tawagan mo naman siya, mag-support ka naman minsan, and exposing these things na either untrue or very exaggerated para lamang may drama on TV. Ikalabing siyam ng Mayo 2024, ikinasal si Moira sa boyfriend niyang si Nicholas Asbury sa Florida. Imbitado at nakarating si Mo kasama ang kanyang ina. Dito na lamang personal na nagkita sina Mo at Bunny. Kwento ni Bunny ay nagkabanggaan sila kaya nag-hi sila sa isa't isa at sinabi niya lamang kay Mo na you made it. Kung saan sinagot niya nito ng thanks for having us. Samantalang nakuhaan ng litrato na maayos at nakangiting nag-uusap si Mo at ang asawa ni Bunny na si Tom. Number 3, Rian Ramos. Ang naging relasyon ni Rian at Mo na marahil ang pinaka-iskandaloso sa lahat ng nakarelasyon ni Mo. 16 years old lamang si Rian nang magkakilala sila ni Mo Twister. Ito rin ang panahon na papaangat na ang karera ni Rian sa showbiz at dumarami na ang kanyang mga fans. Madalas sabihin ni Mo sa kanyang radio program na si Rian ay ang 16-year-old crush niya at humantong ito sa pagkalat ng balita na sila ay may relasyon na. Isang bagay na hindi nagustuhan ng mga fans ni Rian na tinatawag na Rianetics. At ang iba sa mga ito ay tumiwalag pa dahil sa issue. Sa sobrang agresibo pa nga daw ng mga ito ay kinuhaan pa ng mga ito ang pagsunog nila ng banner ni Rian na siyang nakuha ng mga radyo at TV. Sa isang interview na pinaunlakan ng dalawa ay sinabi nilang isang running joke lamang ito sa radio show ni DJ Mo at magkaibigan lamang sila. Oktubre 2010, inamin ni Mo sa PEP na may isang buwan na siyang nangniligaw kay Rian. Binibisita niya si Rian sa isang set na pinagsusutingan nito sa Tagaytay upang dalhan ng lunch o di kaya ay dinner na siya ang gumagawa sa bahay. Ngunit dahil ibang network si Rian ay nanatili lamang siya sa kanyang sasakyan at hindi din masyadong nagtatagal. Ilang araw matapos ang interview ni Mo ay nagbigay naman ng kanyang pahayag si Rian. Natutuwa daw siya na inamin ni Mo na nanliligaw siya
At na-appreciate niya ito dahil hindi karaniwan na umaamin ang mga ibang lalaki na nanliligaw sila dahil mapapaya sila kapag nabusted. At nang tanungin kung may pag-asa ba si Mo sa kanya ay sinabi niyang may bias na ito dahil 4 na taon na silang magkaibigan. At ang advantage daw ni Mo ay kilala na siya nito at alam ang mga gusto at ayaw niya. Kalaunan ay naging magkarelasyon na ang dalawa, ngunit panandalian lamang ito. Bandang October 2011 ay naghiwalay na rin sila. Disyembre 2011 pa magkakaroon na matinding kontrobersiya sa naging relasyon nila. Matapos mabilis na kumalat ang isang video diary ni Mo na kinuna niya sa Ritz-Carlton Hotel sa Singapore noong 28 ng Hulyo 2010. Ni-record niya ang sarili na umiiyak habang kinakausap ang kanyang future self ukol sa ginagawa nila ni Rian sa Singapore. Sinabi niya sa video, ipatatanggal daw ni Rian ang kanilang sinabi niya dito na masakit para sa kanya ang gagawin nila at buong buhay niya itong pagsisisihan. Sinabi niyang mataas ang pressure kay Rian mula sa kanyang mga magulang, manager at network na pinaniwala siyang magiging hadlang sa kanyang karera ang ipagpatuloy niya ang kanyang ipinagbubuntis. Ika-6 ng Disyembre, sa tulong ng kanyang abogado, ay sinabahan ni Rian ng kasong harassment si Mo dahil sa ginagawa nitong video kung saan sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ni Mo na ginawa di umano niya ang pag ay isa itong paglabag Sir Public Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Humiling din ng temporary protection order si Rian upang pigilan si Mo na mag-issue ng iba pang mapanirang pahayag laban sa kanya. At sa sumunod na taon ay permanent protection order naman ang i-file ni Rian laban kay Mo. Ika-8 ng Disyembre, pinaunlakan ni Rian ang isang one-on-one interview kay Pia Guanyo. Tinanong siya ni Pia kung paano nagsimula ang kanilang relasyon na nauwi sa isang unhealthy na relasyon. Kwento ni Rian, 16 years old lamang siya nang magkakilala sila ni Mo at maging magkaibigan. Inilarawan niya ito bilang nice, smart at funny. Inamin niyang flattered siya sa mga atensyong ibinibigay nito. Madalas na inaanunsyo sa radio program ni Mo na crush niya si Rian. Maiyak-iyak niyang sinabi na, "He gave me a lot of attention. I was very flattered. He would often say on his radio show that I'm his crush. So, I was really flattered and I liked him." Marami daw nagbago sa una niyang nakilalang Mo nang maging magnobyo na sila, na parang completely different person na ito. At ilang beses na daw niyang sinubukang makipaghiwalay dito dahil nagiging unhealthy na ang kanilang relasyon. Ngunit sa tuwing makikipaghiwalay siya, ay magagalit daw ito at minsan ay pagbabantaan pa siya. Ang pinakamasakit daw ay nang pagbantaan siya nito na, "I promise to take everything you love away from you." Mangiyak-ngiyak na binalikan ni Rian na dati pa man ay marami ng tutol sa kanilang relasyon. Hindi lamang daw sa agwat ng kanilang edad na 13 years, pati na din sa reputasyon ni Mo sa mga nakakarelasyon nito. Ngunit nabulag daw siya sa pagmamahal niya kay Mo na akala niya ang tama ay ang paninindigan niya para dito. Anya, "I loved him very much and I thought I was doing the right thing. I was blind. I didn't know naman any better. I was so young when I met him. I just fell in love and I just wanted to stick by him." Sa huli, sinabi ni Rian na natuto na siya ng kanyang leksyon na makinig sa payo ng kanyang mga magulang na anya ay iniisip lamang ang pinakamabuti para sa kanya dahil sa unconditional love ng mga ito. Bago matapos ang Disyembre ay kumalat na naman ang isa pang video na naglalambingan sina Rian at Mo sa isang sofa. Habang naka-video, ayon sa ilang netizen ay may nilagay daw umano si Mo sa inumin ni Rian. Kaya ganoon na lamang ang pagsasalita at kilos nito na tila nag-groom na ni Mo. Depensa naman ni Mo, hindi daw siya ang nag-upload ng video. Marami daw siyang ibinentang mga gamit kasama na ang laptop na ginamit niya para sa pagkuha ng video. Binura daw niya ito ngunit nagawang i-repair o makuha muli ng kung sino man. Pinabulaan na niya din ang sinasabing harassment na ginawa niya kay Rian ayon sa statement o letter na ipinadala ni Mo sa PEP. Kung naging threatening daw siya sa kanilang relasyon ay bakit nagkabalikan sila mula nang panandalian silang mag-break noong Abril at naging magkarelasyon hanggang Oktubre. Aminado si Mo na tuwing mag-aaway sila ay nagkakapalitan sila ng variety of undesirable remarks. Ngunit hindi niya daw ito kailanman pinagbantaan. Ang konteksto daw ng mga sinasabi niya sa video ay kinamumuhian niya na tinapos ang pagbubuntis ni Rian sa kanilang anak. Aniya,
Sinabi pa daw ni Rian sa kanya na what I've worked for in the past 5 years is the most important thing in my life. Ngunit pinilit niya na trabaho lamang ito at mas importante ang buhay. Sinabi niya rin na hindi totoong walang alam si Rian sa pagkakagawa ng video dahil binigyan niya ito ng kopya sa harap mismo ng kanyang ina at abogado noong Mayo ng taong iyon. Pinanood pa daw nila ito ng magkasama Mayo taong 2012. Ay sinabi ni Rian na may witness na lumabas na sinabing nilapitan daw sila ni Mo upang i-upload ang mga controversial na video. Marso 2015, sa isang interview ni Rian ay sinabi niyang nanalo na siya sa kaso na isinampa laban kay Mo noong nakaraang taon pa. Hindi na siya nagbigay ng mas detalyadong eksplanasyon bukod dito. Number 4, Angelica Schming o Angelicopter. Si Angelica ay dating regular caller sa radio show ni Mo. Nakuha niya ang bansag na Angelicopter mula sa biro na kanyang binitawan ukol sa helicopter na isang posisyon sa kama. Taong 2012 ay kumakalat na ang balita na si Mo at Angelicopter ay mayroong relasyon matapos silang mamataan sa Greece ng ilang mga Pinoy doon. Na sweet habang naglalakad. Dito din kumalat ang balitang nagsasama na ang dalawa sa iisang bubong. Itong taon din na ito bumalik sa US si Mo para manirahan at iminamanage na lamang ang kanyang podcast ng kanyang show na Good Times with Mo mula dito. 16 ng Hunyo 2021, ikinasal si Mo at Angelicopter sa Iceland at nanirahan sila sa Las Vegas kasama ang 10-year-old na si Lucas na anak ni Angelica sa naunang asawa at ang 6-year-old na si Amsterdam na anak ni Mo at Angelicopter. Itinuturing ni Mo na tunay niyang anak si Lucas. Hunyo 2024, inamin ni Mo sa kanyang podcast na hiniwalayan siya ni Angelicopter sa mismong 3rd anibersaryo nila. Aniya, I got dumped on our 3rd wedding anniversary. That day, I don't think she knew it was our wedding anniversary. So that sucks for me. Sinabi niya din dito na nagkaroon sila ng malalaking away kung saan ipinakita niya ang mga kalmot sa kanyang mukha na resulta umano ng isa sa kanilang mga away. Di umano ay hindi niya sinasadyang ipakita ito na agad tinanggal ang larawan matapos ng ilang segundong na i-flash ito. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ng love life ni Mo Twister? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell.